Request ng Vilmanians kay Vilma gayahin si Nora para makilala din sa ibang bansa. May public thread ng usapan ng mga Vilmanians kung saan nagpahayag sila ng saloobin at wish para sa kanilang idolo na si Vilma Santos. Ayon sa kanilang usapan, nais nilang mag-focus na muli sa pag-aartista si Vilma since nagtagumpay na raw siya sa politika. At nais nilang gumawa si Vilma ng isang pelikula kung saan kikilalanin ang husay niya sa buong mundo. Narito ang kanilang usapan. Siguro tama na muna yung politika kay Ate V. Magpahinga muna siya at gumawa ng magaganda at matitinding pelikula na susubok sa kakayahan niya at pagkilala sa kanyang angking kagalingan. Please Ate V, alam kong maraming script na dumarating sa iyo. Kailangan mo taong magpapayo sa iyo na itong pelikula na susukat sa iyong kakayahan at kagalingan. Kaming mga Vilmanian ay umaasa pa rin na kikilalanin ang galing mo sa ibang bansa at naniniwala ako na may darating sa iyong script na karapat dapat sa iyong kahusayan. Sana bigyan mo ito ng pansin para sa ikasisiyan naming mga tagahanga. Kailangan gumawa pa ng isang matinding pelikula si Ate V na kikilalanin siya dito at sa ibang bansa na ipakita na niya ang kagalingan niya sa politika. Kaya kung makakagawa siya ng isang dekalibring pelikula, ay tiyak ko na mananahimik na ang mga nasa kabila na si Ate V lang ang magiging kauna-unahang artista na successful sa dalawang field na ginagalawan niya ngayon. Sa usapang ito, napatunayan na aminado ang mga Vilmanians na kapos pagdating sa international recognitions ang kanilang idolo. At pag-amin din ito na nais nilang maging katulad ni Vilma ang isang Nora Honor na umani ng maraming International Best Actress Awards mula sa 5 kontinente sa buong mundo. Tama nga naman ang mga Vilmanians dahil napakalaking karangalan nga naman kung matulad si Vilma kay Nora pagdating sa pagkilala ng ibang bansa sa kanyang sining at husay. Hindi ba nga at tinawag ng Hollywood Reporter si Nora Honor na Grand Dame of Philippine Cinema, pero ang masakit na kakahon si Vilma sa commercial films na mas sinisigurado niya nakikita sa takilya kesa sa mga art films na panglaban sa mga international film festivals. Kung matatandaan, sumabak na si Vilma sa paggawa ng panglaban niya sana sa mga International Film Fest via the movie extra tulad ng Die Womb ni Nora, ngunit hindi nagtagumpay ang extra na makasali sa mga prestigious International Film Fest. Samantalang ang Die Womb at si Nora ay pinuri at pinarangalan sa Venice, Australia, Hong Kong at Russia.